ano ang dialysis? Bakit nagda-dialysis? At nakakagaling ba ng sakit ang dialysis? Ang dialysis ay may dalawang klase. Merong peritoneal dialysis at meron ding hemodialysis. In this video, pag-uusapan natin ang hemodialysis. Ito ay madalas ginagamit sa mga pasyenteng merong ESRD o yung end stage na chronic kidney disease. Ito yung mga pasyenteng sirang-sira na talaga yung kidney nila. Kaya hindi na ito nakakasala o nakaka-filter ng mga dumi. Yung mga dumi na kailangan na ilalabas natin sa ihi. Sa hemodialysis, ikinakabit ang isang tao sa isang makina at hahatakin ng makina ang dugo nito. Habang nasa loob ng makina yung dugo, padadaanin ito sa isang dialyzer. Habang dumadaan dun yung dugo, inaabsorb ng makina ang mga dumi at mga laso na naipon sa dugo mo. Once na maabsorb ito ng makina, agad ding ibinabalik nito ang dugo pabalik sa katawan. Dok, bakit kailangan pa mag-dialysis? Ba't hindi mo na lang pagalingin yung kidney? Sa ngayon, wala pang gamot ang CKD o chronic kidney disease. Kaya kapag sirang-sira na ang kidney, wala na tayong choice kung hindi mag-dialysis or mag-kidney transplant. Weh! Sabi dun sa isang napanood ko, may susundin lang akong parang gamot tapos regimen, tapos gagaling na yung kidney ko eh. Ang challenge ko sa mga ganyan, maglabas sila ng research at studies na nagpapatunay ng claims nila. Ang galawan kasi ng iba dyan, mag-i-interview, tapos sasabihin sa interview, gumaling ako sa ganito, gumaling ako sa ganyan, ininom ko yung ganito, ininom ko lang yung ganyan. Ang problema kasi doon, mga kapatid, sino ba yung in-interview na yun? Nakakasiguro ba tayo sa sinasabi niya? Paano kung yung ini-interview na yun eh planted mismo nung nagbebenta ng produkto? At tatandaan natin na binebentahan nila kayo ng produkto nila. So malamang hindi sila magsasabi ng masama tungkol sa produkto nila, hindi ba? Sa bagay, may point ka, Dok. Binebentahan nga nila ako eh. Siyempre, sabihin nila lahat ng gusto kong marinig, no? Pero Dok, nakakaihi pa naman ako eh. Paanong nasabi na sira na raw yung kidney ko? Pwedeng nakakaihi ka pa, pero hindi na nailalabas ng kidney mo yung mga laso na dapat niyang mailabas. Maaari din na kulang na ang nailalabas mong ihi. Kapag ikinumpara natin yung dami ng tubig o fluids na ininom mo, for example, sa buong araw, nagpasok ka sa katawan mo ng 3 liters ng fluids, tubig, juice, sabaw, at kung ano-ano pa, pero ang nailalabas mo lang sa ihi mo eh 1 liter. Parang madami pa rin, di ba? Nakaihi ka ng 1 liter. Pero yung 2 liters na iwan sa katawan mo at doon maaaring magsimula yung pagmamanas o mas malala ang pagpunta ng tubig na ito sa baga ng pasyente. Ngayon, ang CKD po ay hindi nangyayari ng biglaan. Kaya po ito tinawag na chronic, meaning matagal. Usually, taon ang binibilang bago masira ang kidney to the point na hindi na ito marerepair ng katawan. Kapag na-detect ng maaga ang chronic kidney disease, maaari itong maalagaan para mapigilang umabot sa punto na kailangan mo na ng dialysis. Ang mga most common causes ng pagkasira ng kidney ay ang diabetes, hypertension, at minsan kasama na rin dito ang pagtaas ng uric acid. Dok, may kakilala ako, may diabetes tsaka high blood. Hindi naman sira kidney niya. Again, ang CKD ay inaabot ng taon bago maging end stage na. Kung hindi mo makokontrol ang sugar mo, kung hindi mo makokontrol ang BP mo, ang ending niyan ay either aatakihin ka sa puso, magkaka-stroke ka, or masisira ang kidney mo. Kaya ang tip ko, kapag na-diagnose ka ng hypertension o diabetes, make sure na ma-maintain mo ang BP at sugar mo. Also, kailangan ng regular na check-up para mabantayan ng doktor mo kung kailangang mag-adjust ng mga dose ng medications mo. Eh sabi nga nung isang nagko-comment sa baba, yun daw mga medications nyo yung nagiging dahilan ng pagkasira ng kidney eh. May side effects daw yung mga gamot mo, Do. Lahat ng gamot ay may side effects. Mapa-herbal man yan, vitamins o kahit ano pa man, lahat ay may side effects. Let's say for example, vitamin C. Napakaraming nagtitake ng vitamin C o ascorbic acid, hindi ba? Pero ito ang list ng potential side effects niya. Acute or chronic oxalate nephropathy kapag may prolonged use, diarrhea, nausea, vomiting, heartburn, fatigue, pain at the injection site kung in-inject sa iyo yung vitamin C, dizziness, headache, nasa internet din yan. Pero bakit nire-reseta pa rin yung mga gamot na to? Dahil meron tayong tinatawag na risk versus reward. Pag nagre-reseta kami mga doktor, iniisip namin to. Ano ang risk ng pasyente kung ibibigay ko itong gamot na ito? Then ano naman yung risk kung hindi niya ito iinumin? Kung mas masama ang maaaring mangyari kung hindi niya ito inumin,
inumin at mas malaki ang potential na reward pag ininom niya ang gamot na to, irereseta namin yan. Pero kung mas malaki ang panganib sa pasyente pag ininom niya ang isang gamot, palagay niyo ba ganun kami kasama para ireseta namin yon bilang doktor? Also, kapag mataas ang risk sa pasyente ng isang gamot, hahanap kami ng ibang gamot na pwede naming ibigay sa kanya. Kasi hindi lang naman lahat ng gamot ay sa kidney dumadaan. Merong mga gamot na sa liver minemetabolize, merong mga gamot na sa kidney minemetabolize. Madaming iba't ibang ruta na dinadaanan ng gamot. Madalas na nababanggit dito sa ganitong usapan is yung metformin. Nakakasira daw ng kidneys. Ang sagot ko dyan, kung mali ang paggamit mo ng metformin, kung mali yung dose, kung mali ang dalas ng pag-inom, kung sa maling tao gagamitin, maaari itong makasama. Pero kaya nga kami nag-aral ng halos 10 taon bilang doktor. Kaya nga sinakripisyo namin ang aming mga early 20s to mid 30s na edad, kakaaral para ma-sure namin na tama ang resetang isinusulat namin, na tama yung dose, na considered ang lahat ng factors bago kami magreseta ng kada isang gamot. Ito, inumin mo 3 times a day for 100 days. Gagaling yung kidney mo. Ha? Eh, ano laman nito? Paano naman yung iba kong mga sakit? Basta, gagaling din yan doon. Teka, ano ba laman nito? Safe ba to? Malinis ba yung pagkakagawa nito? Dami mo naman tanong. Basta, safe yan. All natural. Gumaling ako dyan. Eh, ano ba sakit mo? Lagi ako nanghihina para akong laging pagod. 3 times a day ko ininom 100 days. Yan yung sakit mo. Tapos ako, may diabetes, may high blood, sira yung kidney. Tapos pare-pareho tayong 3 times a day din. Pareho ng dose. Tama ba yun? Oo, basta okay na yan. Tapos sa susunod mo na bayaran, 50,000 lang naman yan. Eh teka, bakit ang mahal? Akala ko ba herbal? Eh syempre, produkto ko yan. Kailangan kumita din ako. Business. Tingin kayo sa comment sa baba. Meron pa din dyan ko kontra. Wala namang proof na maipakita. Ang pinaka-proof niya ay yung na-search niya sa Google. It's been me, Doc Junji, antropa mong emergency medicine resident doctor. Thank you for watching and I'll see you guys on the next one. Peace.